Welcome back to my channel, and for today's video, itatest natin itong Maybelline na Fit Me na Skin Fit Powder Foundation. So, kahit may foundation na tayo, ang ginamit kong foundation nga pala is yung L'Oreal 24 Hour Fresh Wear. Yun, so yun yung gamit ko. Ang nga pala, yung layers na nandito sa skin ko ngayon, sa face ko, una is yung primer ng Caroline na Blur Stick. This one, tapos naglagay din ako ng, inuubos ko tong sachet ng face blur, kaka-review ko lang din ito kahapon. After nun, wala akong moisturizer. Parang ito yung pinaka naging moisturizer and may SPF na rin to, guys. Yung foundation na ng 24 hour fresh wear, and then naglagay na ako ng yung mamasita ng Sunny's Face for my contour, tapos strobe stick ng Caroline, and then yung blush, etong lipstick lang na to na Infallible Pro Gloss in the shade nude, konting eyeshadow, kasi yung lipstick na Maybelline na ano ba to, yung Super Stay Matte Ink, pero ito yung bagong shade na delicate. Ang kulang na ay eyebrows from Novo pala. Ito. Ay, lagi ko na itong ginagamit. Novo Fashion Brow. After that, isiset ko na kasi siya gamit itong itatest natin. After noon, maglalagay na lang ako ng Avon Mark, pero off-cam na. Ayun, 128 warm mood to. Alam ko marami na nag-review nito. Gusto ko lang talaga siyang subukan for my sake. So, malaman. Kasi puro positive yung review niya. Mostly. Although, wala pa akong nakikita ng negative review. Tingnan natin kung okay ba siya with combination oily and dry. Oily ako sa T-zone and sa cheeks area. Ang hirap mong po. Tapos, yung dry areas ko is yung ito yan. Yan. Ayaw niyong magpabukas. Hanip. Ang hirap buksan. So, yung dinadeclare nito is ultra smooth, poreless coverage. Good for normal to oily. Powder foundation so refined that it fits your skin tone and texture, hanip. Micro velvet powder smoothens and refines skin finish. Blurring pigments, vanish pores, and oil control. Marami nga talaga siyang shades. Iwapop ko siya ngayon. Kung ilan yung shades available for this product. Ito yung compact nila. Yung binili ko compact, hanip. Pumili ako compact. Lagi yung binibili ko yung refill lang eh. Kaso wala kasi itong refill lang. Kaya compact yung binili ko. So iba to sa mga yung super fresh, yung, tas yung pink na something. Iba yung ano nito, yung formula, yung consistency. Kasi ito, microfiber talaga. So, yan. Meron kayong makikitang malaking mirror dyan. Tas merong, may transparent something. At yung sponge. Normal naman yung sponge. Ito. Pwede nyo kasing gamitin to ng basa. Pero ako, since may foundation na ako, gagamitin ko siya pang set. Napakaganda ng logo. Napaka-shiny. Napaka-sleek. Ayan. Okay. Before ako maglagay. Okay, guys. So, bago ako maglagay ng ating tinetest. So, ayan ang skin ko. Kita niyo naman na may texture siya. Ayan, no? May mga bumps. Kitang-kita yung pores. Tapos, ayan, may mga bumps ako dito. So, ayan. As in, kita talaga yung large pores ko. Bakit ba ang dilaw? Di ba kitang-kita? Ayan o. Ma-texture kasi talaga yung face ko. Sorry naman, di ako perfecto katulad ng mga babash dyan. And, ayan. So, try na natin. Ang gagamitin ko, hindi yung sponge. Ito na lang. Mas gusto ko yung brush. Kasi mas madali siyang mag-apply. Ganyan-ganyan lang. Dinadab-dab ko lang muna. Tapos, tsaka ko ilalagay. So, parang, kasi ang sabi dito is micro something, ano daw yun? Micro velvet powder. So, similar ito sa mga setting, yung texture ng mga setting powder. Yung micro din yung powder niya. As in, super micro, parang ganun. Ito, pinress lang, ginawang compact powder. So, sana maging okay ito. Yan, kalahati lang muna yung nilalagyan ko. Para makita natin yung difference ng wala at meron. So, ako, pinipress in ko lang siyang ganyan para talagang pumasok dun sa pores. So, lalo na brush to, mas madali siyang papasok dun sa pores. Generic lang tong fluffy brush na to. So, ayan, guys. Tingnan na natin. Ayan. So, ayan, guys. Kung iko-compare dito sa kabila, na tinanggal niya yung medyo shiny ng highlight na nilagay ko. Pero, okay lang. Nandiyan pa rin naman. No? May sheen pa din, konti. Ayan, kitang-kita niya naman na mas emphasize yung pores dito compared dito. So, mas mukhang smooth
Tignan itong port na to. Saka yung nilagyan ko ng ating powder na tinitest. Ito yung kabila. Kitang-kita naman yung difference. Tapos ito na. Diba? Kita pa din yung highlight, pero hindi na siya yung bonggang parang ang in-enhance ng highlight is yung pores ko. Ganun. So, mas okay talagang siniset. Ano ko sa kabila, ha? Para pantay na. So, tignan nyo guys kung gaano ka-effective, ha? Ito, shiny siya. So, makukuha lang ako, oh. Ganyan. Tapos, isa-swirl ko. Lalagyan ko lang din yung neck. Diba? Naging ano na siya. Smooth na siya tignan. Parang blurred ba, kumbaga. Ay, nice skin, guys. So, talagang na-minimize niya yung itsura ng large pores ko. Mas gusto ko siya. At saka, nakakatuwa sa kanya. Pino kasi. Pino yung kanyang powder. Hindi siya yung parang normal na butil lang powder. Ito, pinong-pino talaga siya. So, kapag ka-finger yung ginamit mo, as in, sobrang smooth. Doon pa lang sa powder, sobrang smooth talaga. So, yan, kapag in-apply mo, yun siya. Grabe. Sobrang smooth. Tinest ko, bago ko kasi ito bilhin, doon sa mall, actually, sa Shopee ko to binili, naka-sale kasi. Sa mall kasi, nung bagong labas to, last year pa, tinry ko siya sa kamay, in-swatch ko. So, ang ganda niya kasi sobrang smooth talaga. Kaso, medyo, kung i-compare mo sa iba, wala siyang refill, wala ring. Pero magkakaroon siguro to kasi nilagyan nila ng nilagyan nila ng butas dito. So, possible na gagawa pa lang sila ng batch na pang-refill lang. So, yun. Pero hanggang ngayon, wala pa din. January, katapusan na. 31 na ata. For the packaging, gusto ko yung packaging. Napaka-sleek. Simple lang, pero may kabog siya. Maganda siya. Kasi, mas gusto ko yung mga sleek packaging kaysa yung maraming design. Pero kung cute naman siya, pastel, mas okay din siya. Pero, ayun po. Maganda siya eh. So, yan. Ang ganda. Naging smooth na siya. Medyo bright pa rin yung yung sa cheeks ko. Ibig sabihin, meron pa rin highlight. Pero, at the same time, okay pa din. Naging, kita pa din yung highlight eh. At least, na bawasan yung emphasize ng pores ko. Babalik na lang ako for check-in kung maging oily man ako ng grabe. Tingnan natin yung oil control nito, kung mas maganda ba siya. Kasi sa Maybelline, yung powders nila, best para sa akin yung white super fresh na for oil control. Pero ngayon, fini-face out na nila, hindi ko alam bakit. Pero meron pa ako dito. Ang time ngayon ay 5:05 AM, guys. So, nagko-commute nga pala ako. So, talagang matetest natin to. Hi, guys. So, mag-update lang ako regarding dun sa nire-review natin na Maybelline Fit Me. Medyo gusto ko ulitin siya tomorrow dahil may mali akong ginawa. Na tinry ko para sa isang video pa regarding do sa face blur, medyo na-destroy niya ang aking makeup. So, gusto ko ulitin yung usual na ginagamit ko sana ng makeup. And, yun, try na natin yung Maybelline Fit Me. So, yun, balik na lang. Hi guys, so ito na yung second day na itetest ko itong Maybelline Fit Me na powder. So, ang yung nasa face ko ngayon is normal makeup ko na nag-work sa akin na hindi ako ganong nahahagard, hindi nasisira yung makeup ko at the end of the day. So, dapat ang difference lang is yung usual ko, sineset ko siya gamit yung Pond's na Magic BB Powder. Pond's Magic BB Powder. So, ito yung like ko sineset after nitong makeup na to. Pero this time, syempre, itong tinetest natin, ito na yung gagamitin ko for setting. Ito na yung second day. Yung nasa face ko ngayon, yung usual, which is yung St. Ives na moisturizer, yun yung first layer. Second layer is itong Caroline na blur stick nila. Third layer is yung L'Oreal 24R Fresh Wear. Tapos, yung fourth layer is yung mga contour, yung blush, and yung highlight. Yung highlight, yung sa blush, ang ginamit kong blush dito is lipstick lang ng L'Oreal na Infallible Pro Gloss. Ito, nude. Ginawa ko siyang lipstick. Bakit ba? Okay lang yan. Hindi siya magagal. Yung Caroline strobe stick ito. Tapos, ayun.
So, yan. Kitang-kita na nabawasan na yung super shiny na nangyari kanina. Kasi, syempre, sa akin kasi, gusto ko siniset talaga yung final look na ginawa ko. So, after nito, mag-ano pa ako? Yung mascara ng Avon. Avon Mark na Big and Extreme. Papakita ko yung skin ko ng malapitan. Ayan. Ayan ito. Medyo dry kasi yung nose part kapag ka bagong ligo. So, ayan yung skin ko, guys. Hindi naman siya nag... Medyo nag-blur, pero as you can see, ng malapitan, na kita pa din yung pores ko. Kasi nga, large pores ako. Pero hindi niya ganong na-hide. Ayan yung mga wart. Ayan yung wart. Yan, no? Ayan, no? Large pores. Large pores. Kita pa din siya. Pero, hindi na siya yung sobra-sobrang... Alam mo yun? Hindi na siya sobrang showing. Magmamaskara na lang ako after nitong video. Tapos, time ngayon ay 5:10 a.m. So, laters na lang. Hi guys! So, ayun, at the end of the day, ito na itsura ng aking mukha. Medyo nabura yung mga makeup sa ak na nilagay ko. Pero, so, ininaan ko lang yung ilaw. Ito yung tsura talaga ng mukha ko. So, zoom in muna para makita natin. Zoom in. Lapit-lapit muna ako para makita natin kung ano talaga yung itsura or lagay ng aking face. So, ayan. Kita nyo pa rin. Katulad kanina, kita pa rin naman yung pores ko. Yung highlight, medyo nag-disappear siya. As well as yung blush na nilagay ko kanina. Hindi na siya kita ngayon. So, kitang-kita nyo pa rin yung pores ko. Pero, all in all, hindi ako ganong oily, in fairness. So, meron ako ditong finesse na oil control sheet. O nga pala, hindi ko na nasabi kung anong oras ngayon. Ang oras ngayon ay 10:50 p.m. guys. So, sobrang haba ng araw ko ngayon. And talagang na-test natin ngayon yung pinatest natin. Ayan, ito, isang blotting sheet lang muna. Tignan natin ko yung oil control. So, habang nagbo-blot ako dito, sabihin ko yung aking final thoughts. Pagka lightweight niya, guys, ang dine-declare kasi ng product na to is ultra lightweight daw siya. Tapos, ang kaso sa akin, yung nararamdaman ko ngayon, kapag pinatong mo siya sa foundation, pero one layer lang yung foundation ko ha, medyo hindi siya naging ultra lightweight. Kasi yung foundation na yun, yung 24-hour wear, lightweight talaga yun. As in, sobrang lightweight. Kahit anong primer na gamitin ko underneath, tapos yung moisturizer na ginagamit ko, yung St. Ives, okay naman. Kapag yung usual ko kasi ang ginagamit ko, yung Pond's na Magic BB Powder for setting the rest of my makeup. Tapos ngayon, since ito yung tira-test natin, medyo naging hindi siya ganun ka-lightweight. So, for the lightweight niya, siguro 4-star na lang muna. 4-star. Yun yung naranasan ko. Pero nakakatawa kasi meron siyang SPF. May SPF 32 siya. PA++++. So, for the SPF, may extra ng SPF pa. And yung oil control. Okay. So, dito sa oil control. Medyo nagmamat na kasi yung face ko. Parang hindi ganong napuno yung blotting sheet. Kasi dewiness lang siya. Yung dewy lang. Hindi siya yung oily. Ganon. So, ayan guys. Ayan, kita nyo na hindi siya ganong super transparent. Ito, pero meron siyang nakuha. Ayan, kung i-compare nyo dito, ito yung blue part. So, meron siyang hindi na nakuha. Meron siyang bakante na walang oil. So isang blotting sheet lang ang kailangan. So, ibig sabihin, maganda yung, technically, hindi ganong super ganda. Well, maganda siya kasi isang blotting sheet lang ang kanaya. Usually kasi, dalawang blotting sheet ang ano, kailangan mag-mattify yung face ko. Pero ito, kahit may glow pa rin na, ayan o. Pero wala na yung ano ko ah. Wala na yung strobe stick ng Caroline. Kasi nga, medyo hawak ko ng hawak sa mukha ko. So, yun. For oil control, I'm giving it a 4 na lang. Micro velvet niya. Gina-declare niya kasi na micro velvet yung kanyang finish. And I agree, micro velvet talaga siya. Yung sinabing blurring pigments. Kanina, di ba? Nung nag-makeup ako, so medyo blinding yung strobe stick ng Caroline. And ngayon, nawala na siya. Yung pagka-blind niya, medyo na-emphasize lalo yung pores. So, nung pagkalagay ko nung itong tintes natin ngayon, ito, naging smooth siya tignan. Hindi ganun masyadong emphasize yung pores ko nang dahil sa product na to. So, for the blurring pigments na sinasabi nila, 5-star yun. Pero yung vanishes pores, girl, kita niya naman kanina, na hindi siya ganung nag-vanish.
kita pa rin yung pores ko, pero not entirely na yung buong-buong bukas ng pores ko. So, for vanishing, pores, 3-star lang yun. For the shade range, I'm giving it a 4-star kasi 8 shades lang naman siya. Hindi siya yung super buong ang dami. Pero okay na rin yung 8 shades. Parang compatible siya sa shades ng mga morena. Ng mga Pilipina in general, hindi lang mga morena. Sa price range, okay ako sa kanya. 5-star siya. 349 yung retail price nito, guys. And madalas pang nagsisale si Maybelline lately. Kung hindi kayang i-afford ang 349. Pero sa 349, guys, compact powder nito, meron pa siyang salamin na medyo malaki. Kung i-compare mo sa kamay ko, ah. So, ayan, guys, oh. Diba? Ganyan siya. Malaki talaga siya. Hindi siya yung maliliit lang na ano. Doon sa ingredient, guys, walang nakalagay na paraben, ha? So, ibig sabihin, it's a paraben-free na product. In texture niya is very smooth. 5-star ako dito. As in, super smooth talaga. As in, super pino kasi nung powder. Talagang micro velvet siya. Sobrang reachable ng Maybelline. Meron siya sa mga grocery stores, sa hypermarket, Landmark, Robinson, Watson, Mercury Drug. Halos lahat na kahit saan kang tumingin may Maybelline. So, talagang reachable siya. Pwedeng-pwede nyo mabili anytime, anywhere. Yun lang, guys. If ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!